Hindi kayo matawa sa parehong tsokho ng paulit-ulit, pero iyak kayo ng iyak sa parehong problema nyo ng paulit-ulit. Manasan ang logic? Ikaw ang nagpapalungkot ng buhay mo. Hindi ka nakukontento, naghahangad ka ng sobra-sobra. Hindi mo binubukas ang iyong mga mata sa mga bagay na meron ka, kundi ang hinahanap mo, yung mga bagay na wala ka. At higit sa lahat, araw-araw ay hindi mo pinipili ang maging masaya. Paano nga ba maging masaya? Ano nga ba ang sikreto para maging masaya? Well, nagbibigay po ng dalawang mahalagang paraan ang ating mga narinig na pagbasa. Una, huwag daw tayong maghahangad ng sobra-sobra. Sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, huwag kayong magdala ng salapi, ginto, pilak, utanso sa inyong lukbutan sapagkat hindi nyo kinakailangan ng lahat ng ito. Huwag din kayong magdala ng ekstrang bihisan, pampalit na panyapak o tungkod sapagkat hindi na kailangan ng mga ito. Sobra na ang mga ito. Marami sa atin nag-iisip na upang tayo maging masaya, kailangan natin ng sobra-sobra. Sobra-sobrang pera, kaya kahit may pera na, nagtatrabaho pa rin. Sobrang pagkain, sobrang sapatos, sobrang damit, sobrang alahas. Eh hindi po totoo yun. Na kapag tayo may sobra, tayo magiging masaya. Ang totoo, hindi natin ma-enjoy anuman ang pag-aari natin sapagkat sobrang dami. I don't know with you, pero ako po, hindi ako masyadong natutuwa. Hindi masyado. Na kumain sa mga eat all you can, lalo na pag buffet. Kasi ang daming pagkain. Tapos may tendency ka pang isipin na para masulit yung binayad mo, kinakailangan marami ang kunin mo. At ang nangyayari, parang engineer, naglalagay, nagtutumpok sa plato ng maraming halo-halo, sari-saring pagkain. Di ba't kung minsan eh, tapos ka na sana, nag-dessert ka na, uulit ka uli. So, halo-halo na. Hindi mo na ma-appreciate, hindi mo na maalala kung ano ang pinakamasarap sa kinain mo talaga. Whereas kapag isa, dalawa, tatlong putahe lang yan, ma-appreciate mo eh. Malalasahan mo. Pagdating naman sa gamit, meron akong kakilala dati. Ah, pakaraming damit. Kasi ang libangan yata ay tumingin sa Lazada, ng mga sinesel o binibentang damit. Kaya't kapag aalis, nakaw, tagal mong ihintayin. Kasi matagal lang naligo, matagal pa rin pipili ng damit. Kapag natapos na naman sa damit, accessories na maka, sobrang dami rin. Ano ba ang iteterno ko? At ang nangyayari, nakakalakihan na. Nawawala na sa uso ang mga biniling gamit. Eh hindi naman maipamagay agad kasi minsan lang naisuot, nangihinayang. Kaya nasa cabinet na lang. So ano, masaya ba yung ganyan? Nakaka-stress na pag ganyan. Ang kaligayahan ng buhay ay hindi sa pagkakaroon ng marami. Ang kaligayahan ng buhay sa pagkakaroon ng kakaunti lang pero na-enjoy mo naman. Yung pwede lang, yung tama lang, yung dapat lang. Isa pa, meron tayong kasabihan na anumang bagay kapag sobra masama na. At may batayan niyan. Sa pagkatandaan natin, ang kasalanan ay nag-ugat sa paghangad ng sobra-sobra. Bago pa si Eva at si Adan na naghangad ng sobra-sobra, yun ang temptasyon ng demonyo sa kanila, ang malampasan ng Diyos. Bago pa yon nagkasala na sa langit. Ang sanay, napakaganda ng anghel na si Lucifer. Pero hindi nakontento sa kung ano siya at sa kung ano ang meron siya. Hinangad niya na ang Diyos ay mas madaig pa niya. Ang resulta, pagkakasala. Ganun naman din, di ba, karaniwan, ang nagiging resulta ng paghahangad ng sobra-sobra, sobrang kapangyarihan, kaya nga ngayon, pinararangalan natin si San Enrico na hindi ginamit ang kapangyarihan sa kasamaan sapagkat ang kanyang kinamal na kapangyarihan ay alam niyang tama lang. Mukhang alam niya yung kasabihang, an absolute power corrupts absolutely. Siyempre, isama mo pa dyan yung sobrang mamahalin. Kaya nagsosobra ng boyfriend, ng girlfriend, ng asawa, ng anak, ng pamilya. Pwedeng magmahal ng sobra-sobra. Basta limit sa dapat mo lang mahalin talaga. Kaya, yun po ang una. Huwag tayong maghahangad ng sobra. Yung pwede lang, yung kaya lang, yung tama lang, at yung dapat lang.
talaga. Ang ikalawa ay ang piliin natin na maging masaya. Happiness is a choice. Pinipili ang kaligayahan. Hindi tsambahan yan. Hindi according lang sa kalalagayan yan. Sapagkat alam natin may mga taong nasa pangit o hindi magandang kalalagayan, may sakit, may karamdaman, may problema sa negosyo, may problema sa trabaho, iniwan ng asawa, pero masaya. Sapagkat pinipili ng mga taong ito na maging masaya. Sa ating unang pagbasa, tampok ang istorya ni Jose, Joseph the Dreamer in the Old Testament. Alam natin, ang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya na nung una pa lang ay wala ng amor o pagmamahal sa kanya sapagkat inggit na inggit sa kanya. Pinagtangkaan na ang buhay niya hanggang sa ibinenta siya. Inalayo siya sa kanilang ama. But despite all this, ano ginawa ni Jose? Hindi siya nagtanim ng galit. Hindi siya nagtanim ng tampo at hinanakit. Ipinaubaya niya sa Diyos ang lahat, kaya naging maganda ang resulta ng lahat. Kahit pa yung mga pangit na sa kanya ay naganap. Sa ating ebanghelyo, kung mapapansin po ninyo, ganun din ang sinasabi. Ang sabi dito sa may bandang hulihan, kung hindi karapat-dapat sa pagbati ninyo, yung bayang pinuntahan ninyo, kung hindi kayo tanggapin, kung hindi kayo paniwalaan, imalis kayo. Pagpag nyo ang mga alikabok sa mga paanin ninyo, na para bang sinasabi, okay lang yun, don't take it against you. Hindi kayo ang mali, sila. Hindi kayo tinanggap, it will be on them, not on you. Basta, move on lang, punta kayo sa ibang lugar. Huwag niyong ibabata yung hindi pagtanggap sa inyo, sa worst ninyo. Hindi dahil hindi kayo tinatanggap, wala na kayong silbi, wala na kayong halaga, hindi kayo magaling, hindi niyo ginagawa yung inyong trabaho. Parte lang talaga ng buhay na may mga tao hindi mapiplease at hindi maniniwala, hindi bibilip sa inyo. So don't take it against you. Pagpag nyo lang, shake it off! Huwag kayong mag-iimbak at maglalagay ng mga pangit na bagay sa inyong puso, sa inyong isipan, and therefore sa inyong buhay. Lalo pat may option naman na ang ilagay natin dyan ay yung magagandang pangyayari sa ating buhay. Yung mga magagandang alaala, yung mga magagandang karanasan. Sana'y walang option, sana'y ang mga nangyayari ay puro pangit na lang. O yun, wala kang magagawa. Talagang ang maiimbak sa puso at isipan natin ay yung mga pangit at mga nega na lang. Pero hindi naman araw-araw mali ang nangyayari. Kinakailangan lamang natin ibukas ang ating mga mata upang ito ay ating makita. At yun ang ilagay natin sa memorya ng ating puso at ng ating isipan upang iyan ang lumabas sa ating disposisyon at sa ating kalalagayan. Kapag mayroon kang bitbit na isang baso at may nakasagi sa iyo, natapon ang laman ng baso, natapon ang kape, natapon ang coke, natapon ang tubig, kung ano yung laman ng baso, yun ang sasambulat sa labas. Hindi ba sa kaparehas na turo ng Panginoon ay sinabi niya, yung mga pangit na nakikita natin sa labas ay nanggagaling sa puso ng tao. Yun ang kanyang inilalabas sapagkat yun ang inimbak niya sa kanyang puso. So, ang imbak natin sa puso natin, yung mga good things lang, good memories lang, mga happy things lang, mga noble things lang, yung mga magagandang karanasan, upang yun ang lumabas sa ating disposisyon at sa ating kalalagayan. Again, may option naman. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay mga pangit na karanasan. Mas marami ang mga magandang karanasan. Mas maraming mga blessings ang dapat nating ipagpasalamat sa buong may kapal. Na-focus lamang tayo sa mga pangit na pangyayari. Meron nga doon isang wise man ang nagbigay ng isang talk o seminar kung paano maiaalis ang kalungkutan at magkakaroon ng kaligayahan. Sa una pa lang ng talk niya, pagpapasok na pagpasok niya sa kanyang eskwela, nagbigay na agad siya ng isang malupit, nakatatawang joke talaga. So as a result, lahat ay nagtawanan sa joke niya. And then he continued with his talk. After a while, after an hour, sinabi niya uli yung naunang joke niya. Yung sinabi na niyang joke na nakakatawa. May nagtawanan naman, konti na nga lang. And then he continued. Nag-talk uli siya. Marami na siyang sinabi. Inulit-ulit niya after 2 hours.
Yung nauna ng joke niya na nakapagpatawa na at naulit niya na ng pangalawang beses pero konti na lang ang natawa. Sa pangatlong beses, inulit-ulit niya. And as a result, wala nang natawa. Pero ngumiti ang wise man at sinabing, "You cannot laugh over the same joke over and over, but you can cry over the same problem over and over." Hindi kayo matawa sa parehong joke ko ng paulit-ulit, pero iyak kayo ng iyak sa parehong problema nyo ng paulit-ulit. O, nasan ang logic? Tama. Nasan ang logic? Lalo pat yung realidad na mas maraming nangyayari sa ating maganda. Pero bakit yan ang hindi natin paulit-ulit na isipin sa ating puso, sa ating isipan, sa ating memorya, kung bakit yung mga hindi pa magaganda? May option nga tayo kung bakit yung hindi magandang option ng ating kinukuha. Bakit mo paulit-ulit na pipiliin na maging malungkot kung pwede namang paulit-ulit mong piliin na maging masaya? Hindi naman talaga nakatatawa yung paulit-ulit na joke, pero hindi rin nakatutuwa yung paulit-ulit na pag-iyak. Lalo pat may ibang dahilan na ikaw ay maging masaya. Ang buhay mo ay isang magiging malaking joke, maniwala ka. Hindi ka kakaawaan, tatawanan ka lang ng iba. Eh, napakarami ay kang dapat ipagpasalamat. Pinipili niyang maging malungkot buong buhay niya. Hindi nakakaawa, nakakatawa na yan. Eh baka nga pagharap natin sa Panginoon, baka lumala pa yung katatawanan niyan. Lalo pat sisisihin natin siya, "Lord naman! Bakit ganun? Bakit ganito? Ang lungkot ng buhay ko." Sabihin sa atin ni Lord, "Ewan sa'yo. Bala ka dyan. Ikaw ang nagpapalungkot ng buhay mo. Hindi ka nakukontento. Naghahangad ka ng sobra-sobra. Hindi mo binubukas ang iyong mga mata sa mga bagay na meron ka, kundi ang hinahanap mo, yung mga bagay na wala ka. At higit sa lahat, araw-araw ay hindi mo pinipili ang maging masaya. Ang malala, pinipili mo ang maging malungkot pa." Eh ang paulit-ulit na pagpili na maging masaya, ang result niyan, sasaya ka. Ang paulit-ulit na pagpili na maging malungkot, ay kahit wala nang nangyayaring pangit, lulungkot ka pa rin, maniwala ka. Mga kapatid, sa totoo lang, wala talagang sekreto para maging masaya. Hindi ito sekreto in a sense na sekretong malupit, walang clue. May clue, nagkalat. Ang sabi sa Genesis 7:11, yung nagpabaha nung panahon ni Noe, ay hindi naman ulan lang eh. May mga bumukal na tubig kung saan-saan. Eh kung ilalarawan natin ng biyaya sa ganyang paraan, ganun ang biyaya. Ibe-bless ka ng Panginoon sa itaas, sa ibaba, sa tagliran, sa unahan, sa likuran. Nagbalandra ang dahilan ng kaligayahan. Kailangan lang natin ibukas ang ating mga mata upang yan ay makita. Hindi maghangad ng sobra-sobra at piliin lagi na maging masaya. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.